Alas 12 na po ng tanghali at 1 balita Pilipinas na. Chinky, kapag kinakasal na po ba, ang pera ni Mister ay pera rin ba ni Mrs.? At ang pera ba ni Mrs. ay pera ba rin ni Mister? Nako, kung ikaw ay nag-iisip kung paano ba yung hawakan ng finances bilang mag-asawa, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Oo. Una, pag-usapan mo natin ang konsepto ng paghahawak po ng pera bilang mag-asawa. Oo, ito lang po ah. Kailangan po natin maunawaan. May nagsasabi nga, ang pera ni Mister ay pera ni Mrs. at ang pera ni Mrs. ay pera pa rin ni Mrs. Alam mo, ang tanong nga, sino ba dapat talaga ang humawak ng pera at ng budget sa pamilya? Si Mister o si Mrs.? Sa palagay nyo, sino dapat? Alam mo, ang dapat, kung sino man sa inyo ang mag-asawa, ang marunong, magaling, mas may disiplina siya, dapat ang humawak ng pera. Wala yan sa kasarian. Eh kung mas magaling talaga si Mrs., kay Mrs. Kung magaling si Mister, kay Mister. Kaya napakalaga po kaya bago kayo mag-asawa, pag-usapan nyo, may tinatawag natin ng joint finances. Because I do believe lahat po ng spending decision must be a corporate decision. Kailangan nagkakaisa. Lahat ng income pinagsasama, kung gusto nyo separate account o isang account, doesn't really matter as long as alam ng bawat isa. Kasi the foundation of relationship is trustiwala. Bakit ka naglilihim sa iyong asawa, di ba, kung hindi mo pinagkakatiwalaan, di ba? Napakahirap po niya na imagine mo na may kasama ka na hindi mo pinagkakatiwalaan. Kaya huwag tayong magkukubli ng ating mga gastusin, ng ating pera, kailangan mag-usap. Pangalawang approach, may mga iba ang ginagawa naman, separate ang finances, may katoka po. Toka ka sa kuryente, toka ka sa tubig, walang problema yon as long as nag-uusap po kayo. Or may mga iba ang tinatawag naman ay hybrid approach. May separate account sila, may personal sila sa savings, meron silang joint account for shared expenses, di ba? Walang problema kahit anong diskarte nyo, basta mag-usap kayo at magkaisa. Kaya para gumanda pa ang inyong samahan, lalo na pagdating po sa pera, una, open communication. Pag-usapan nyo mabuti kung ano ang inyong prioridad para mabuo ang inyong pangarap. Number 2, kung gusto nyo mag-set ng joint financial goals or gusto nyo separate, wala namang problema muli as long as kayo ay nag-a-agree. Number 3, respetuhin po natin ang bawat isa. Respetuhin po natin ang bawat isa when it comes to their spending behavior. Ako, sinasabi ko sa misis ko, meron siyang monthly allowance. Meron din ako monthly allowance. Yung monthly allowance niya, pwede niyang gastusin na isang araw o pwede niyang gastusin in 30 days. Pero pag ginamit niya na isang araw, wala nang hingian kasi ubos na. And finally, create a plan that works for both of you. Kailangan maghanap po kayo ng sistema na talagang babagay po sa inyo. Ultimately, ang pagmamanage po ng finance sa isang buhay mag-asawa ay tinatawag nating partnership. Kailangan po may communication. Kailangan may tiwala sa isa't isa. Dahil ang pundasyon ng relasyon ay tiwala. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Kasalo si Cheryl Cosin. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong puwersa ang 1PH, 1 News at News 5 na nakatutok sa mga balita ngayong undas. Ngayong half day na lang ang pasok sa mga eskwela at opisina, dagsana ang mga paluwas sa kani-kanilang mga probinsya. Nasa Paranaque Integrated Terminal Exchange si Ivan Tarinque, live mula sa Cubao Bus Terminal si RR Tubise. Magbabalita naman sa Transport Terminal sa Davao City si Bril Montalvo. Sa mga sementeryo na kabantay na si Merimon Reyes sa Manila North Cemetery, habang nasa South Cemetery si Kayla Macantan. Nakabantay naman si Yeda Pascual sa Manila Memorial Cemetery, habang nasa Loyola Memorial Park si Denise Valdesancho.
Nakaantabay na rin sa libingan ng mga bayani si Julie Baiza, habang nasa Batangas si Amy Atienza, kung saan naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine ang sementeryo. Nakamonitor naman sa presyuhan ng bulaklak sa Dangwa si Francis Orso. Simulan natin sa PTEX, kung saan tuloy-tuloy na ang mga biyahe matapos ang bagyong Christine. Pero may mabibili pa ba kayang tickets ngayon? Magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta dyan? Cheryl, as of this morning, wala pang fully booked na biyahe ng bus mula dito sa PITX. Papupawi ng ilang mga probinsyano. Sinilip din natin kanina yung mga ticketing booths. Kung posible bang makakabili pa ba ng mga ticket yung mga mag-walk-in sana na mga biyahero, at kahit paano pwede pa naman makabili. Ngayon, Cheryl, ipapakita ko sa inyo, iikot ko kayo dito sa loob ng PITX. No? At sa likod ko, actually, ito ko makikita natin sa likuran ko, makikita natin tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga tao, no, na pabiyahe sana ng kanilang papuwi ng kanilang probinsya. Ayon sa pamunuan ko sa PITX, Cheryl, inaasahan na abot sa 190,000 hanggang 200,000 ng foot traffic ngayong araw. At historically speaking daw, abot October 31 daw talaga ang dagsa ng mga tao dito. And as of 11 a.m. no, nasa 55,600 na ang bilang ng mga taong dumadaan dito sa PITX. At inaasahang tataas pa iyan mamaya, dahil yung ibang uuwi ngayong araw ay may pasok pa ngayong umaga. Inaasahan naman na aabot sa 1.4 million ang foot traffic dito sa terminal mula October 28 hanggang November 5. Sa ngayon, Cheryl, makikita natin, medyo may kaluwagan pa naman yung mga daanan dito, nakakalakad pa naman yung mga tao, at may mga upuan pa rin, may mga bakante na upuan pa naman na mauupuan yung mga babiyahe dito, no, sa terminal ngayon. Cheryl, paalala na lang din natin ulit, no, na ipinagbabawal pa rin yung pagdala ng mga flammable materials, matutulis na bagay at baril, no, nasa 200 na ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na iyan dito sa terminal sa may Parañaque. Cheryl, no, inaabangan pa rin natin yung dahil nga mamaya pang hapon yung dahil nga half day lang yung karamihan ng mga pasok ngayon, sana mamaya ay darami pa yung dagsa ng tao dito na uuwi sa kanilang probinsya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kung sa PTEX may mga biyahe pa sa mga bus terminal sa Cubao, abay, nagkakaubusan na raw. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal RR Tobise. RR, ano-ano yung biyahe na punuan na? Yes, Cheryl. Fully booked na nga ang mga biyahe papunta sa mga probinsya sa Norte, gaya na lang sa Tabuk, sa Ilagan, sa Tuguegarao at sa Apari. Fully booked na rin ang tickets papuntang Bicol. Samantala, kita naman natin dito sa aking, ito ang lagay ng EDSA sa ngayon. Bagamat may panakanakang pag-ulan or pag-ambon, maluwag ang labadaloy ng trapiko. Dito naman sa aking kaluwa, makikita natin ang pwersa ng pulisya. Ayan, nakabantay sila para sa ating crime prevention at syempre sa police assistance para sa ating mga pasahero. Nandito rin yung ating mga bike patrollers para sa mabilisang pag-responde kung sakali mang magkaroon ng untowards event. Ngayon, subukan natin pumasok sa isang terminal. Nandito, pagpasok ng mga pasahero, i-check agad yung kanilang mga gamit para sa extra security. At ito naman, pakita natin ang sitwasyon dito sa loob ng mga pasahero. Makikita natin dito, nandito yung kung ikaw ay late o hindi, kung ikaw ay naghahabol, dito ka pipila, nandito yung pila ng mga chance passenger. At makikita rin naman, pakita rin natin, nandun yung board, nandun yung schedule ng mga biyahe papunta sa iba't ibang bayan. At kung ikaw ay naghahabol papunta sa Laguna, sa Batangas, sa Bulacan, pwedeng-pwede ka pang huwabol, lalo na't half day ang mga pasok ng mga estudyante at ng mga government employees. Siguro ipakita na lang din natin na although relatively medyo kaunti pa lang or parami pa lang ng ang mga pasahero, pero mamaya raw talaga ang dagsa ng mga pasahero dito after lunch. Pero ipakita na rin natin, ito konti pa, paunti-unti, dumarami na rin yung pasahero,
na pumipila dito sa isang bus terminal dito sa Cubao. Inaasahan nila na mamayang hapon dadagsa sa mahigit 500 passengers ang dadating dito sa Victory Liner. Balik muna sa iyo, Sherry. Sabi mo nga ay punuan na, no? Mahirap nang makakuha ng tiket sa may bahagi ng Tuguegarao, sa Tabuk at ilang pa mga probinsya. Ano ang sabi ng management? Makakakuha ba sila ng special permit para magdagdag ng biyahe? Yes, Cheryl, sabi ng kawani ng ano ng ilang bus terminals dito, wala pa silang binibigay na figures kung ilan ang maibibigay sa kanilang bus unit, pero naghahanda na sila kung sakali mang magkaroon ng ano dagsa ng mga pasahero, dahil sinabi nga nila na marami sa mga pasahero this year ang hindi na talaga tumuloy pa sa kanilang biyahe, dahil alam naman nila na bagyo ang maaabutan nila sa especially sa norte. Kaya yung iba sa kanila ay pinili na lang na mag-undas dito sa Metro Manila. So ang so hindi na inaasahan yung katulad ng last year na dagsa. Mas matumal ngayon, RR. Cheryl, mas matumal ngayon yung mga biyahe papunta sa norte, pero yung mga papunta naman sa south, sa Laguna, sa Batangas, especially sa Bicol, dahil nag-open na rin yung mga road, wala nang nagkaroon na rin ng clearance. Ganun pa rin yung number, yung volume ng mga pasahero. Pero yung mga pasahero papunta sa norte, doon talagang kumonte yung mga pasahero. Maraming salamat, Mobile Journo RR Tubise. Dumami na rin ang mga namimili ng bulaklak sa Dangwa, pero kumusta na kaya ang mga presyo? Makibalita tayo live kay Mobile Journo Francis Orso. Francis? Cheryl, halos wala nga rin paggalaw ang presyo ng mga bulaklak dito sa may Dangwa Flower Market sa Maynila ngayon ng bisperas ng undas. At sa ating pag-ikot kanina ay pinakamabenta raw dito ayon sa mga mamimili at dito na rin sa mga flower vendors ang bulaklak na radus na karaniwang binibili ng patingi-tingi o di kaya isinasama sa flower arrangement. Nagkakahalaga yan ng 100 to 200 pesos. Kung titingnan natin dito at ipapakita ko sa inyo, ganito yung itsura ng bulaklak na radus. At yan yung ilan sa mga pinakamabenta ngayon dito sa may Dangwa Flower Market. At bukod dyan, Cheryl, mauso rin dito yung carnation na nasa 200 to 400 pesos per bundle. Depende rin yan sa quality at kung ano yung kulay na bibilhin mo. Nandiyan din yung orchids flower arrangement. Depende sa design, nasa 250 to 900 pesos. Ang mga afford naman yung mas mahal na bulaklak, di kaya mas magagandang disenyo, yung tinatawag nilang corona standing or regular standing arrangement, nasa 2,000 to 4,000 pesos yan. Ang roses naman, depende sa kulay, nagkakahalaga yan ng 450 to 500 pesos per bundle o dalawang dosena. Nandyan din, Cheryl, yung iba pang mga bulaklak, katulad ng Malaysian moms na nasa 300 pesos per bundle, ang sunflower, 250 kada 10 piraso, ang chrysanthemum na nasa 320 pesos per dozen, tulip na nasa 100 to 120 pesos per piece, ang herbera na 250 pesos kada bundle, calla lily na nasa 50 pesos per dozen, at yung gypsophilia na nasa 150 pesos per dozen. Sa ngayon, Cheryl, sa pakikipag-usap na natin dito sa mga market vendors o sa mga nagtitinda ng mga bulaklak, ay aminado sila nitong mga nagdaang bagyo ay apektado yung presyohan ng mga bulaklak, lalo't na yung mga bulaklak na kanilang inaangkat ay nanggagaling pa sa Benguet at dito sa may areas ng Calabar Zone. Matatandaan natin nung nagdaang Christine ay isa sa mga naapektuhan itong probinsya ng Batangas, Laguna at Cavite dahil nga dito sa bagyong Christine. Kaya iniisip nila kung sasapat ba yung supply ng kanilang mga bulaklak, lalo na yung mga inaangkat na radis at carnations, dahil ito yung pinakamabenta dito sa may Dangwa. Pero siguro naman sa ngayon na sapat pa ang supply, at kung sakaling ang kulangin sila, hanggang bukas ay inaasahan natin yung bahagyang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Pero may mga ilang flower shops din tayo nakausap dito, Cheryl, na kung talagang kulangin sila at tumaas yung demand, ay posible yung doble or 100% na increase ng kanilang presyo ng mga bulaklak. Pero bukod dito sa Dangwa, Cheryl, kung titingnan natin yung kahabaan ng Dimasalang Street, dahil ito yung kalsada kung saan patungong Manila North Cemetery, mapapansin natin na mabagal na yung daloy ng trapiko.
Ang sistema kasi dito, Cheryl, may mga ibang mga mamimili na may dalang sasakyan at dito na lang nila ipinapark sa mga gilid ng kalsada yung kanilang sasakyan, kaya nakakaapekto yan sa daloy ng trapiko. At mapapansin din natin dito yung mga patawid-tawid na mga mamimili, kaya yung mga ibang sasakyan bumabagal din yung kanilang pagdaan dito sa may Dimasalang Street. Cheryl, yan muna yung latest dito sa may Dangwa, at asahan natin hanggang bukas nga yung patuloy na pagdagsa ng mga mamimili dito para bumili ng kanilang bulaklak sa mga mahal nilang yumao. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Hinagupit na ng superbagyong Leon na ang Batanes at Cagayan. Nakaranas tuloy ng pagbaha sa ilang lugar dahil sa malakas na ulan. Para sa update, magbabalita si Brian Basal live mula sa Santa Ana, Cagayan. Brian, kumusta ang panahon dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, mainit na at maaliwalas ang panahon dito sa Santa Ana. Nakatayo tayo sa Barangay Kasambalangan. Kung mapapansin ninyo, bukod sa mas maliwanag na dito sa lugar, yung mga bangka ay nakaparada dito sa gilid dahil ang Barangay Kasambalangan na isang coastal area. Tayo ay malapit sa dagat. Ang mga residente rito, kumbaga dating gawi, no? Yung mga iba rito nakatayo, nakaupo, yung iba nanananghalian na, no? So ibig sabihin, sinisikap nilang bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ibang-ibang eksenang ito na ating nakikita sa mga oras na ito kumpara dun sa nakita natin kahapon, kung kailan na naramdaman nila ang bangis ng bagyong Leon. Sunod-sunod na malalakas na alon ang humampas sa baybayin ito sa Barangay Pandaya, Apari, Cagayan. Kaya ang cottage na ito bumigay at tuluyang tinangay ng tubig. Sa bayan naman ng Baggaw, nagmamadaling isalba ng mga magsasakang ito ang sako-sakong mais na kanilang inani. Inabot na kasi ito ng rumaragasang baha dahil ang buong taniman nagmistula ng ilog. Umapaw naman ang Palawig River sa bayan ng Santa Ana. Nagngangalit din ang alon sa dagat. Kaya nagbayanihan na ang mga residente sa paghatak ng kanilang mga bangka. Nasa 300 residente ang namalagi sa evacuation center ng Barangay Palawig. Kasama riyan si Nanay Belia na namomroblema sa kanilang kabuhayan bilang mangingisda. Hindi kami makapaghanap buhay, sir. Wala kaming makakain, sir, pag hindi kami makalaot. Saka kami makapaglaot kung maganda ang panahon. Ramdam din ang malakas na hangin sa Barangay Sentro. Malakas din ang hampas ng mga alon. Ganito rin ang lagay ng dagat sa bayan ng Kalayan. Hindi na rin madaanan ang tulay ng San Isidro papuntang Taytay dahil sa umapaw na tubig. Dahil sa masungit na panahon, umabot sa halos 14,000 residente ang inilikas sa buong Cagayan. Pero ayon sa mga lokal na pamahalaan, may mga kababayan silang nagmatigas pang lumikas. Ayaw naman talaga nila, sir, kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Ang hamon namin, sir, dapat mag-evacuate na sila kasi baka re-risgo din ang sitwasyon ng dagat. Lalaki na ng alon kasi lumalaki na yung dagat sa kailog. Madaling araw naman itong Huwebes nang maramdaman sa Batanes Provincial Police Office ang superbagyong Leon. Malakas na ulan at hangin ang naranasan nila. Kinaumagahan, kita naman ang paghambalos ng alon sa sabtang. Nagsayawan din ang mga puno dahil sa malakas na hangin. Sa sobrang lakas, tila pataas na ang tubig sa gilid ng bundok na ito. Cheryl, nakataas ang signal number 3 ayon to sa huling advisory ng PAGASA. Nakataas ang signal number 3 sa Batanes, signal number 2 sa Babuyan Islands at signal number 1 sa mainland Cagayan, kabilang itong kinatatayuan natin na bayan ng Santa Ana. So sa ibig sabihin nito, sa
patuloy na paghina ng Bagyong Leon, inaasahan na makakabalik na rin sa normalang pamumuhay. Hindi lang na mga kababayan natin dito sa Barangay Kasambalangan, hindi lang sa mga kapatid natin dito sa Santa Ana, kundi sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Ang ginagawa ngayon ng mga otoridad sa mga oras na ito ay namamahagi pa rin. Patuloy ang pag-abot ng ayuda sa mga naapektuhang residente. Galing yan yung mga ayuda sa lokal na pamahalaan. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Brian Basa. Sa puntong ito, magkakausap po natin si Batanes Governor Marilu Caico. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang tanghali po. Gov? Opo. Can you hear me? Opo, Ma'am Cheryl. Opo. Gov, kumusta na po kayo dyan? Kamusta na ang lagay ng panahon dyan po sa Batanes? At ngayon po ay humina na ang hangin pero delikado pa rin kaya hindi pa rin kami nakakalabas para mag-assess. Pero after siguro ang interview ko po sa inyo, lalabas po kami, tingnan namin kung pwede na po para ma-check namin yung mga lugar na lalo na yung mga landslide na nire-report ng ibang munisipyo para ho ma-clear po namin. At check po rin kung marami pang nasira mga bahay nitong ano kasi kagabi po sobra pong lakas ng hangin, magdamag po hanggang 5 a.m. po ay malakas po ang hangin ng dala ng typhoon na Leon. Yung ulan po na dulot nito? Hindi po masyado. Compared po sa typhoon na Julian, ang typhoon Julian malakas ang hangin. Malakas ang ulan. Itong typhoon Leon, malakas ang hangin, pero hindi masyado ang ulan. Kaya wala po kaming reported na flooding. Hindi kagaya doon sa typhoon Leon na mayroon mga 3-4 na munisipyo na nagkaroon ng flooding po. With this typhoon po, ilang residente ang kinailangang ilikas? Dito ay ito siguro ang pinakamarami na naming mga evacuees. Inside the evacuation centers buong Batanes, mayroon kaming 186 families, 606 individuals sa outside. Evacuation. Ito yung mga pumunta sa katibahay at saka mga kamag-anak na konkreto ang bahay. Mayroon po kami 304 families, 832 individuals. So ang total ito, 490 families, 1,438 individuals. Ang mga evacuees namin, sila na po yung pupunta dito. Pero mayroon pa rin kaming forced evacuation sa ibang munisipyo dahil malapit po sila sa baybayin at mayroon kaming storm surge. Ang laki ng alon po dito sa Batanes po. Kaya ho, pinili silang ilikas sa mas mataas na lugar. Pagdating naman po, sabi nyo nga po, it's good ano, na itong si Bagyong Leon ay wala namang maraming ulan na dala. So wala pong reported na flooding, pero yung may initial assessment na ho ba kayo doon sa damages? Wala pa po. Mamaya pa ho, malalaman po namin at saka inisip pa namin ang reports ng kada municipio po. Sa mga kapahayan, mayroon akong mga nakita, piniture nila sa ugnayan namin at mga nasira po. Pero kasi napakarami talaga na nasira, bahay, totally and partially yung typhoon po yan. Hindi pa sila nakatapos ang ilang pag-repair at pagpapatay ng panibagong bahay na masipid ay matibay. Kaya po, marami kong nag-ilikas gawa ng hindi pa tapos yung pag-repair ng bahay po nila. Kaya sabi kong ganun sa kanila, mas mabuti na nagpunta kayo sa evacuation center para ho safe kayo. Kamusta po? Sapat pa ho ba ang inyong resources?
Sa ngayon po, mayroon po kami na ibibigay na family food pack dun sa mga nasa evacuation center. Pero wala, pero wala pa po kami, wala pa po akong maibibigay sa lahat ng affected families dahil po naubos po yung family food pack namin sa nung typhoon na Julian. Mayroon naman ibibigay sa amin ang DSWD na 14,000 family food pack, pero hindi na nga ho na itawid dito gawa nung typhoon na Christine at itong typhoon na Leon. Pero nasa ikatgan ho yan po sa vessel at nag-shelter lang po sa Ilocos dahil dito sa bagyong ito. Pero once na maganda siguro ang panahon, ay lalayag na po yan at pupunta, dadalhin po dito yung mga family food packs para sa lahat ng pamilyang affected po. Sumulat na rin po ako, baka sakaling tumagal ang na masama ang dagat. Sumulat na rin po ako kay Secretary Chudoro, kay Yusek Nepomuceno kung pwede po kaming bigyan ng kahit tatlong biyahe lang ng family food pass para ho may immediate akong ibigay sa mga affected families po. At sabi nyo nga po ngayon ay medyo bumubuti na po ano ang panahon nyo dyan sa Batanes? Opo, medyo gumaganda na po pero makulimlim pa rin, no, pabugso-bugso pa rin yung hangin at malalaki pa rin yung alon. Marami pong salamat for the update. Mag-iingat din po kayo dyan, Batanes Governor Marilu Caico. Tuloy-tuloy ang pagbangon ng Bicol Province mula sa naranasang delubyo sa Bagyong Christine. Para sa update live na magbabalita, Simon Gualvez Mon, nasaan ka eksakto ngayon at kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa bayan ng Jovellar sa Albay kung saan isa rin ito sa mga labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Simula kagabi, tanging pag-ambon lamang ang naranasan dito sa probinsya pero nangangamba pa rin ang mga residente sa posibleng epekto pa rin itong Super Bagyong Leon lalo't marami sa kanila hindi pa rin tuloy ang naayos at nalilinis yung mga nasalantang bahay at ilang kalsada. Walang tigil sa pagpapala at pag-uukay ang mga residente ng Barangay Masarawag sa bayan ng Kidubatan, Albay. Inaalis nila ang buhangin na inanod ng baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Yan kasi ang isa sa nagpapabara sa mga kanal kaya umabot ng gabewang ang baha sa lugar. So yun sana yung isa sa pwedeng maging solusyon is bawasan yung mga aggregates dyan sa taas. Kasi yun din yung alam naman natin, last year mayroon tayong mayon eruption. Kaya ang bahay ni Arlene Miranda, dinaanan na ng lahar, binalot pa ng buhangin. Ay, nakakatakot po talaga kasi yung mga buhangin talaga dito dumadaan sa kalsada galing po dyan sa mayong volcano sa taas. Bukod dyan, puspusan pa rin ang paghahanda ng mga residente para sa Super Typhoon Leon. Naglabas na rin executive order ang Ginubatan LGU na magpapatupad ng forced evacuation oras sa sumama ang lagay ng panahon. Sa Ligao City naman, limitado pa rin ang mga sasakyang nakakadaan sa Barangay Malama matapos gumuho ang buong kalsada. Pagilino ng mga otoridad, walang nangyaring landslide kundi mahigit 100 metro nitong buong kalsada ang tuluyang bumagsak nung kasagsagan ng bagyo. Ang lalim ng binagsakan nito aabot sa mahigit 30 talampakan mula doon sa mismong main road ng area. Yan pa naman ang daan mula Ligao City patungong Piyuduran kung saan naroon ng pier para sa mga babiyahe pa Masbate. So all the traffic going to Masbate, most of it passes through the Piyuduran road. And also including passengers, including cargo. And it also connects our entire West Coast Road. Kaya nilalaparan ngayon ang kalsada mula sa gilid ng bundok para may madaanan pa rin. Kung hindi naman binaha, literal na pinadapa ng Bagyong Christine ang maraming palayan sa Bicol Region. Sa Libon, Albay nga na itinuturing pa namang rice granary ng Albay, may kasama pang putik mula sa rumagasang bahang na iwan sa mga sakahan. Kaya ang mga palay na aanihin na lang sana, hindi na tuloy maapakinabangan. Sa tala ng Department of Agriculture Region 5, aabot sa 3 bilyong piso ang kabuuang halagang napinsala sa Kabikulan pagdating sa agrikultura. Dahil dito, muling isinusulong ng Bikulanong Kongresista na si Agri-Parties Representative Wilbert Lee ang mga panukalang magpapadali sa mga requirements para makautang o makarecover ang mga magsasaka mula sa kalamidad. Napakahirap, no? Ang daming requirements na sinasabi nila. No? Kailangan meron kang business plan, meron kang plan, no? Paano mo bayaran, paano... Ano ba, magsasaka, paano mo siya hihingian ng mga ganun? No? Nasalanta na nga ng bagyo and everything. No?
pera ng gobyerno, pera ng taumbayan yan. Eh. So walang rason para hindi po ito ibigay sa kanila. No? Bakit natin pinahihirapan? No? Cheryl, sa huling tala ng Office of Civil Defense Region 5, umaabot na sa 46 ang namatay dito sa kanilang rehiyon, habang 4 na mangingisda pa rin ang nawawala hanggang sa ngayon. Samantala, dito sa bayan ng Jovellar, may mga evacuees pa rin na nanatili sa mga areas na in-identify ng lokal na pamahalaan, lalo't ang ilan sa kanilang mga bahay lubog pa rin sa baha or kailangan pang linisin, no, after nga humupa yung baha. Plus, may iba talaga na wala nang babalik ang bahay dahil nga sa nasira ng Bagyong Christine. Isa rin itong bayan ng Jovellar sa kung saan isa sa mga sementeryo dito ay naapektuhan din ng pinsala ng Bagyong Christine matapos gumuho yung mismong kalsada na umabot sa katabing sementeryo dito sa lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nakapagtala ang Department of Health ng pagtaas ng kaso ng acute respiratory infections sa mga evacuation center sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Binabantayan din ng ahensya ang kaso ng diarrhea at leptospirosis. Kaugnay niyan, magkakausap natin si DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl, sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. ASEC, gaano karaming evacuees po ang tinamaan ng ubo at sipon? Yes, wala pa tayong eksaktong numero, Cheryl, no, kasi patuloy na pumapasok ang ating mga reports. Yung sinabi ng ating kalihim na si Secretary Erbosa is a general observation. Malalaman natin na sa isang evacuation center magkakatabi kasi yung mga tao, kaya yung paghawa ng virus kasi yan, yung sa ubo at sa sipon, madali po siyang mapasa-pasa. Tinatawag natin siyang influenza-like illness kasi yung mga simptomas ay ubo, sipon, pananakit ng katawan, naiiwasan naman po siya. Bukod po sa ubo at sipon, binabantayan din ho yung kaso ng diarrhea at leptospirosis. Ano na ho ba? Yes, may latest count po ba tayo? Sorry ASEC, go ahead. Yes, wala pa tayong latest count at Cheryl, no, kasi ongoing ang response natin, and let's not forget na meron pang isang ongoing super typhoon. So yung mga data natin for updating pa yan. Ang ating leptospirosis at na ating diarrhea, binabantayan natin yan dahil kapag meron tayong sakuna tulad ng bagyo, lalo na pag bagyo, tubig yung apektado. Ang tubig natin ay maaaring makontamina ng mga mikrobyo. Tapos ang tubig rin ang nagdadala pagka nagbaha ng ating leptospirosis na nagmumula sa mikrobyo galing sa bakterya na nasa ihi ng ating daga. So pag nangyayari po yan na inaantabayanan natin, bagamat yung latest count natin ng leptospirosis pababa yung trend, yan po ay na-record mga 2 weeks ago pa bago pa man dumating si si Christine at si Leon. So kailangan na pagmasyagan natin ang ating mangyayari in the next 1 to 2 weeks kasi yung sintomas niyan ay walang lumalabas in the next 2 weeks. Ano pong intervention ang ginagawa po ng pamahalaan ng DOH para po mas ma-contain or hindi po dumami yung kaso ng diarrhea and leptospirosis? Sa ating pag-iwas sa diarrhea, Cheryl, no, ang pinakamainam na pag-iwas dyan, pagka meron tayong duda sa ating tubig, kahit malinaw ang itsura nito, pakuloan natin ng 2 minuto. Oras na bumula yung tubig sa pagkulo, saka natin oorasan ng 2 minuto. Pagkatapos ay patayin, palamigin hanggang pagka malamig na siya, kanaw-kanawin ng malinis na kutsara para magkaroon uli ng konting lasa. Cheryl, ang tubig kasi pag pinakuloan, nagiging flat yung lasa niya, para siyang mapakla yung lasa. So, malinis yun, pero minsan hindi siya iniinom dahil kulang sa lasa. So, pwede yung lagyan, halu-haluin ng malinis na kutsara. Tapos, meron din tayong pinamimigay ng mga aqua tabs or chlorine tablets sa mga evacuation centers. Ito naman po ay merong mga instructions sa pakete kung paano siya hinahalo. Yan po, kapag bagong halo, medyo parang may amoy chlorine. Kung ano po yung amoy ba ng swimming pool na bagong linis, parang ganun yung amoy niya. Pero yan po ay ligtas. Lalo na ho kung ito ay galing sa mga chlorine tablets or solution na binibigay sa evacuation center. Mm-hmm. ASEC, bukod nga po dito sa pananalasa ng 2 magkasunod na bagyo, ngayon naman po marami sa mga kapatid natin yung abala na sa paghahanda sa pagbiyahe at pagbisita sa mga sementeryo ngayong undas. Ano po ang health tips, paalala natin sa ating mga kababayan?
Yes, Cheryl, pwede nating sumahin, no? Paano ba ang lakbay natin papunta sa puntod ng ating mga minamahal sa buhay? Sunod-sunod yan, may mga pagkakataon para maging malusog. Una, lalo na sa ating mga luluwas ng Maynila o ng ibang mga syudad at pupunta sa malalayang lugar, siguraduhin po natin na huwag po tayong nakainom, lalo na yung magmamaneho. Ang problema ho kasi ngayon, maaaring, hindi pala maaari, Cheryl, no? Marami talagang mga motorista na sa labas dyan at ang ating pasensya ay masusubukan, number one, at number two, dapat alerto tayo habang nagmamaneho. Hindi maganda ang pag-inom ng kahit na anong mang alak, lalo na kapag magsisimula na tayong magmaneho or bago tayong magmaneho. So umiwas po dyan para iwas sa sakuna sa daan. Ikalawa, yung mismong sasakyan natin, yung may acronym dyan yung ating LTODO, the Department of Transportation, yung blow bag set, no? Hindi ko napapasukin yung details no, kasi hindi naman ako sa Department of Transportation. Pero sumatotal, siguraduhin natin yung sasakyan natin ay kung tayo malusog, malusog rin yung makina, yung sasakyan, yung ibang mga parte niya para hindi tayo nagiging biktima na aksidente sa daan. Ngayon, pag tayo yung nakarating na dun sa ating pupuntahan, siguraduhin na yung pagkain na baon natin, una sa lahat ay mas maganda kung magluto po tayo ng sarili natin pagkain, no? Masustansyang pagkain at baon. Pag nandun na tayo sa lugar natin, tignan natin kung anong estado, wag natin patagalin na masyadong matagal, na tipong kahapon pa tayo nagluto, tapos ngayon natin kakainin para iwas tayo sa food poisoning. Maghugas tayo lagi ng kamay para tayo ay hindi magkontamina sa pagkain natin at yung tubig natin dapat malinis. And then, before we go, dapat yung ating basura ay ating linisin para hindi siya pupuntahan ng mga daga, na ang mga daga naman na nagdadala ng leptospirosis, diba? Ang waste management natin, kailangan maayos yan. So in a nutshell, Cheryl, yun yung mga pwede natin gawin para maging malusog ang ating undas. Marami pong salamat, ASEC Albert Domingo ng DOH. Ibinaba ng PAG-ASA sa typhoon category ang bagyong Leon. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang hangin at pagbugso ng bagyo. Sa ngayon, ibinaba na sa signal number 3 ang Batanes at signal number 2 sa Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa mainland Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga. Mountain Province, Ifugao, northern portions ng Benguet at Ilocos Provinces. Ayon sa PAG-ASA, posibleng mamayang gabi o bukas lalabas ng bansa ang bagyo. Tinatayang magla-landfall ito sa Taiwan at saka hihina. Magandang tanghali mga kapatid. Ngayong panahon ng undas, inaalala natin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Meron bang naiwang remembrance yung mga pumanaw niyong mahal sa buhay na hanggang ngayon ay tinatago niyo pa at bakit? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ang kanyang mga naiwan pong mga damit, mga ano po, yung mga pagpaalala yung sa amin. Ganun. 20 years na po yan. Sula kasi ako doon. Yung po naman. Ano po, namiss ko po siya kasi sobrang bait kasi yung sa ano, mga sabang binili niya sa akin na damit. Tapos binili niya sa akin higaw, yun. Yung sa akin po, yung sa papa ko. Dahil mahal na mahal ko po yun. Hindi ko siya pinakalimutan. Naiiyak kayo? Kasi miss ko na po siya eh. At tulad po, nasabay-sabay kami kumakain, namamasyal, lumalabas po. Nagkakatuwaan, nagbibiroan, yun po. Yun po ang hindi ko makalimutan, siyempre. Hinahanap-hanap. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Mahigpit na seguridad naman na ang ipinatutupad sa Davao City Overland Transport Terminal kung saan nagsimula na ring dumami ang mga pasahero. Para sa update live na magbabalita sa Davao City, si News 5 reporter or News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan?
Cheryl, andito tayo ngayon sa Davao City Overland Transport Terminal. Kung mapapansin natin kanina, medyo kaunti pa ang mga pasahero na pumupunta dito para uuwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa pagunita ng Undas 2024. Pero para naman sa mga pasahero na wala pang tiket, ay huwag kayong mag-alala dahil ayon sa mga bus company ay marami pang mabibili ng mga tiket dito sa bus terminal. Pagpasok pa lang ng mga pasahero ay mahigpit na ang inspeksyon sa taya ng pamunuan ng terminal. Aabot sa 50,000 hanggang 80,000 pasahero ang dadagsa sa Undas 2024. Pero hindi naman daw kukulangin ang mga bus dahil higit 1,000 ang mga biyahe araw-araw. Maliban sa mga ruta dito sa Mindanao, may biyahe rin ang Davao City Overland Transport Terminal, Pavisayas at Luzon, sakay ang Phil Tranco Bus. May tatlong itong biyahe kada araw mula dito sa Davao City papuntang NCR. Samantala, Cheryl, sa mga sementeryo naman, naka-heightened alert status ngayon ang Davao City Police Office. Kahapon ay isinagawa ang send-off ceremony sa higit 13,000 security forces na magbabantay sa nasa 40 sementeryo. Mahigpit na rin na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo sa loob ng mga sementeryo. Bawal din ang pagsusuot ng mga jacket, pagdala ng mga sound system maging mga alak at iba pa. Ipinagbabawal din ang pag-overnight sa mga pampublikong sementeryo. Pero para naman sa mga pribadong sementeryo ay nakadepende na ito sa management kung papayagan nila na mag-overnight ang mga dadalaw. Bawal na din ang paglibing ng mga bangkay mula October 30 hanggang November 3 sa mga sementeryo. Bukas ang mga pampublikong sementeryo sa lungsod mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mahigpit ding ipinapatupad ang one entrance, one exit policy para sa mga sementeryo. Yan muna ang latest dito. Balik sa iyo dyan sa studio, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nagsimula nang dumating sa Manila North Cemetery ang mga kapatid nating bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Para sa update, magbabalita live mula sa Maynila, si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, as of 12 o'clock noon ngayon, ayon sa Advance Command Post dito, 38,000 na ang bilang ng mga taong pumunta dito sa Manila North Cemetery. Kasabay nito, ina-expect kasi na from October 29 to November 3, papatak ng 1,000,000 yung total ng lahat ng mga pupunta. Kaya naman, ang PNP nag-deploy ng over 7,000 na nationwide para masiguro yung kaayusan sa mga lugar. Kasabay nito, mahigpit din na sinisilip at ini-inspeksyon ang mga papasok dito, lalong-lalo na sa main entrance. At ito ang ilan sa mga nakumpiska sa mga ipinagbabawal na mga bagay. Tulad na lamang ng pabango na may alcohol content, ang vape, ang sigarilyo, bawal din ang mga ito, lighter, gitara at maraming iba pa. Doon naman sa 38,000, papatak naman ng 400 ang kabataan, minors na nailista na at nabigyan na ng name tag dito sa Manila Social Welfare Desk. At ito yung magsisilbing solusyon kung sakali lang naman na magkakaroon ng mga batang maliligaw, ay alam nila kung sino ang kukontakin na bat na magulang o guardian. Kasabay nito, dahil maraming tao ang nandirito sa loob, at the same time may road closure sa labas, sa Dimasalang, sa may Blooming Street, may mga e-trikes, 40 na e-trikes ang nandito sa loob ng Manila North Cemetery para isakay lalong-lalo na ang mga senior citizens, ang mga PWD, ang mga buntis, at yung iba pang mga ngailangan ng assistance dahil sharing. 54 hectares ang laki, ang lawak nitong North Cemetery, kaya kakailanganin talaga ng ibang tao ang transportation. Kasabay naman nito, meron din sa paligid natin mga portalets, wheelchair assistance, name tagging para sa mga bata. At the same time, siguro para dagdag impormasyon na lang din, yung ilan sa mga notable burial sites na nandirito sa loob ng Manila North Cemetery ay sila former President Ramon Magsaysay, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, even sila Senator Claro M. Recto at saka si Labor Secretary Jose Figueras, dito rin sila nakalibig. May himlayan din dito ng mga para sa ating mga fur babies, kaya mamaya lamang ay sisilipin natin yun. Pagpunta kasi natin dito sa dulo, malayo-layo laka rin ang loob ng Manila North Cemetery. Pero pag dinirecho natin ito, nandoon sa gitna ang isang rotonda, at doon nakapwesto naman ang first aid station sa atin. Mula sa Manila Health Department, mayroong 2 health personnel. Mula naman sa MDRRMO, may 10 health personnel. At mula sa Philippine Red Cross, may 25
na health personnel ang nakapwesto para masiguro nila na kung sakali man na magkakaroon ng aberya ay willing sila at ready-ready sila na ma-assist ang mga ito. So far, Cheryl, wala pang naitatalang reports ng threats. Wala pang naitatalang reports dito ng mga aksidente. Pero ina-expect nila na kapag kadumami ang tao dito, ang tabayanan nila ang mga mahihilo, tataas ang high blood, o iba pang posibleng maging sakit o injury na may kinalaman sa pagdagsa ng mga tao rito. At inaasahan pa nga sa mga susunod na araw, dadami pa, dodoble, titriple pa ang mga pupunta rito. Pero panigurado naman, bawat sulok ng Manila North Cemetery ay minakabantay. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Todobantay rin ang mga otoridad sa Manila South Cemetery sabay sa dating mga bibisita sa sementeryo. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, kumusta dyan? Cheryl, kahit taon-taon nang bumibisita yung ating mga kapatid na dito sa sementeryo at paulit-ulit lang din ang mga ipinagbabawal na nabanggit din doon sa Manila North Cemetery, marami pa rin ang sumusuway at nakukumpiskahan kagaya nga ng mga lighters at sigarilyo. Kanina, Cheryl, ano, meron din tayong mga kapatid na sumubok pumasok na may dalang mga panlinis. Ayan na yung ipinagbabawal na po, strictly ipinagbabawal na hanggang sa November 3. At yung mga daan papunta dito, sinara din yung ilang mga kalsada kagaya dito sa South Avenue, sa Metropolitan, sa J.P. Rizal Avenue, maging sa Vito Cruz. Kaya yung mga kapatid po natin na may dalang sasakyan, paalala lang po natin ano, na hindi po makalalapit dito po sa mismong gate ng Manila South Cemetery. Pero meron namang mga libreng e-bike, handog ng Manila LGU para sa ating mga senior citizens, ganun din sa TWD. Cheryl, kahit pa iba-iba, makulimlim, biglang tumirik ang araw at bumuhos yung ulan, titigil na ulit ngayon ang ulan. Ano, ngayon, umiinit na naman, umabot pa rin na nasa 3,000 na yung bumisita ngayong araw dito sa Manila South Cemetery. Inaasahan ng pamunuan na abot ng 500,000 yung mga bibisita. Para sa araw na ito lang, ano, iba pa yung para bukas. At yung iba nating nakausap, may mga maaga nang dumalaw na una na noong nakaraang linggo para daw kung sakaling mag-uulan dahil sa bagyo ng meron ngayon, ay hindi na nila kakailanganin bumalik pa muli. Pero ayan, papansin nyo, Cheryl, ano, dito sa ating paligid, hindi ganun crowded. Mas crowded doon sa labas kung saan nagtitipon muna yung mga tao bago pumasok kasi nga minimake sure din nila na yung kanilang mga gamit ay makakapasok sila kasi nga napaka-strict ng authority. At bukod kasi, Cheryl, sa PNP personnel na nasa mahigit 200, ano, meron din tayong mga tropa from MNDA at Manila LGU. Yan ay para masiguro na ligtas ang pagdalaw ng mga kapatid natin ngayong panahon na una. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa Manila Memorial Park, pwede raw ang overnight. Para sa update, magbabalita live mula sa Sukat Paranaque, si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, may mga naobserbahan nga ako dito na may mga nakadeploy na traffic officials, medical personnel, PNP. Ayon sa management ng sementeryo, kinakailangan yan para masiguro na ligtas at maayos sa loob at labas ng sementeryo. So kilala ang Manila Memorial Park na himlayan din ng mga sikat na personalidad. Kabilang dyan yung ilang miyembro ng Aquino family na sina dating President Cory Aquino, Ninoy Aquino III, dating Senador Ninoy Aquino. Dito rin nakahimlay ang dating mamamahayag na si Percy Lapid, ilang artista tulad nila AJ Perez, Paquito Diaz, Jam Sebastian, Rico Yan, at marami pang iba. So dito, Cheryl, sa likod ko, dyan nakahimlay si Rico Yan. At kanina, may mga bumisita na sa kanyang puntod pero halos kaalis nang din nila. Ayon sa management ng Manila Memorial Park, ay almost 80,000 na yung pumunta dito simula pa noong linggo. Pero inaasahan nila na papalo pa ng mahigit 1,000,000 yung pupunta dito pagpalok ng November 1 at November 2. Pero sa ngayon, Cheryl, habang nag-iikot ako dito, naglalakad-lakad, ay wala pa halos mga tao dito. So sabi nga ng management, ay asahan na dadami yan pagdating ng November 1 at November 2. Bukas ang Manila Memorial Park, 24 oras mula ngayong araw,
hanggang sa November 2. Pagdating ng November 3, bukas sila ng 12 midnight hanggang sa alas 6 ng gabi. So unlike sa ibang sementeryo dito, Cheryl, ay po pwedeng magpalipas ng gabi. Pero pagdating ng November 4, ay babalik na sa dati na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual. Pinagmalaki ng pamunuan ng La Loma Cemetery na wala pa raw nagiging pasaway na bisita roon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise. Cheryl, tama ka dyan, no? Hanggang ngayon, wala pa rin bilang ng kumpiskadong material dito sa isa sa pinakamatandang sementeryo sa Maynila, ang La Loma Cemetery. At kanina pang ang umaga dito, no, pasulpot-sulpot pa rin ang mga bumibisita. Ayon kasi sa mga ilan kong nakausap na opisyalis dito, around second week to third week pa lang ng Oktubre, may mga dumadalaw na raw dito. Kaya ngayon, ilan pa rin ang bumibisita. At sa mga ilang napagtanungan nating bumisita dito, mas napaikli nga raw yung kanilang pagbisita dahil inaasahan nila na malaki ang tsansa ng pag-ulan dito bunsod ng bagyo na meron tayo. Kanina, bandang alas 10 ng umaga, patak-patak na ang ulan, ngunit ngayon, tirik naman ang araw. Para sa mga ipinagbabawal naman, no, mas maghihigpit bukas, November 1, ngunit ngayon, hinahayaan pa nila ang ilang pagpasok, halimbawa dito ng mga kotse. Ngunit para sa mga ipinagbabawal na kagamitan tulad na lang ng mga syempre alcoholic beverages, mga kahit anong uri ng firearm o sharp objects, syempre sound system, any form of gambling, littering at mga flammable materials tulad na lang ng ating lighter, ayan ay bawal pa rin dito. Para naman sa mga vendor, no, pakita ko lang dito sa aking kaliwa, ayan, may mga iilan dito na nagsulputang mga vendor, nagtitinda syempre ng mga bulaklak dito at iilang mga nagtitinda ng kandila, samantalang sa likuran ko, ayan, sunod-sunod. Makikita natin ang mga vendor dito na nag-aalok ng iba't ibang uri ng pagkain. At katabi niyan dito, lakarin natin kaunti, no? Dito sa likuran ko, dito nakabantay ang ilang miyembro, ang ilang mga na-deploy mula sa PNP, AFP, BFP, maging dito ang sinasagawang pag-check ng gamit na dala dito. Ngunit sa ngayon, ayan, uulitin natin, wala pa rin naitatalang kumpiskadong gamit dahil nga sa taon-taon daw na isinasagawa ang undas o nangyari ang undas dito, yung mga tao raw dito ay hindi naman pasaway, no? At sa ngayon, dito sa entrance sa bandang Rizal Avenue, nasa 2,600 na ang naitalang bisita, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho. May mga nagtitirik na ng kandila sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may balita ba tayo kung kailan bibisita si Pangulong Bongbong Marcos? Cheryl, bukas inaasahang bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dito sa libingan ng mga bayani. Gaya noong nakaraang taon, inaasahan na bukod sa pag-aalay ng bulaklak at pagtutulos ng kandila, magsasagawa din ng misa ang First Family. Sa ngayon, Cheryl, ilang mga pamilya na rin yung bumibisita dito sa libingan ng mga bayani sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sabi nila, una na silang pumunta para makaiwas daw sa traffic at siksikan bukas. Yung ilan kasi nanggaling pa sa mga probinsya o kaya sa labas ng Metro Manila. Ang iba naman, sinasamantala na raw yung magandang lagay ng panahon kasi baka bukas umulan daw at hindi na sila makapunta. Yung ilan din, 2019 pa huling nakabisita o bago magkaroon ng pandemya. Kaya't maagang nga nag-alay ng dasal sa puntod ng yumaong mahal sa buhay. Cheryl, kung makikita kasi, no, itong libingan dito sa libingan ng mga bayani o open area siya, no? So kapag umulan, malaking problema yan. Kaya yung iba sa kanila, gaya nito yung nasa likuran ko, nag sila ng tent. So hindi lang daw ulan, kundi init na rin yung malalabanan dyan. Ano? May mga kasama din kasi silang mga bata na kapag gusto matulog, ay pwede daw pumasok na lang dito sa loob ng tent at makapagpahinga ng maayos. Pinababawal naman yung pag-overnight dito, Cheryl. Kaya hanggang 10 p.m. ng gabi lamang sila mananatili dito sa libingan ng mga bayani. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.
kapatid, hot topic online ang mga Halloween costume, lalo na yung kina Olympic gold medalist Carlos Yulo at sa nobya niyang si Chloe San Jose. Dumating sila sa event bilang si Chucky and the Bride. Syempre, kontoro getup si Kaloy na naka-crop top o diba kung saan siya nag-trending yun ang costume niya. Habang si Chloe naka-white gown with veil pa. Bentang-benta naman sa netizen sa kanilang costume at hirit nila. Bagay naman daw. Kayo mga kapatid, ano bang Halloween costumes nyo? Diba? Abangan nyo pa yung mga coverage natin tungkol dyan mamayang gabi at bukas dito sa One Balita Pilipinas. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Nabitin ako doon, MJ. Bukas, madami. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quasim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.